How to print ATM card using eDesk kiosk. Magandang araw po sa inyo mga customers. Ito po ay isang Tagalog tutorial. Bago po tayo gumawa ng isang bank account, kinakailangan po tayong sundin po ang mga sumusunod na mga guidelines na ito. Hi mga customers! Ito po si Ate Mars, ang inyong Smorgasmort Pinay. Nga pala si Smorgasbord Pinay. Doon po sa mga baguhan, pwede niyo pong pindutin ang aking subscribe button, click the bell and hit the bell notification. At marami po akong playlist, mga tutorials about sa aking journey bilang isang OFW dito sa kaharian ng Saudi Arabia, at aking pagiging travel buddy ng aking amo bilang isang alalay dito sa kaharian ng Saudi Arabia at sa iba po pong out of town and other countries. Proceed na tayo mga kasmores. Ngayon po ay kumuha po kami ng bagong ATM card. Doon po sa mismong ATM machine kiosk. So, bago yun, ano bang mga tips na pwede kong ibigay sa inyo? Unang-una, bago po kayo mag-apply ng new bank account online, ay kailangan gawin nyo po muna ito. Huwag po kayo magdidiretso sa pag-apply sa online. Kung hindi, hindi po maa-approve yun kasi kulang po ang inyong mga detalye. So, number one, inyong national ID or inyong ICAMA number. Kailangan po ay hindi po expire. Pangalawa is kailangan meron kayong registered SIM card. Registered mobile number. Pwedeng STC, Mobile Sane, or kahit anong mga registered na number dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Pangatlo, which is sa buong Saudi Arabia, importante po ito. Connected po ito sa kahit anong private and government agencies, which is ABSHIR. Pang-apat, kailangan meron kayong registered national address. Ibig sabihin, hindi lang kayo may sariling address. Kailangan kayo ay pupunta sa SPL o kaya doon sa ang website na pwede kayo mag-click ng inyong national address. Hindi, kasi noon, kailan na pag-uwi ka sa Pilipinas, meron ka lang, ginagawa lang ng amo mo, nagsusulat lang sa papel, sa blank paper, tapos dinodrawingan ng address mo. Ng location, hindi po ganun. Tapos yung iba, pinipil lang sa Google Map, hindi po ganun. Kailangan nyo pong puntahan mismo yung location nyo sa Google Map and checkin nyo yung live location nyo, and then yung po ang gagayahin ninyo kung ano po yung mga nakalagay doon. Kasi kailangan po legit kung ano po ang nakalagay sa kontrata na location, unless po na kayo ay lumipat ng bahay ng amo. Proceed po sa NAFAT. NAFAT app po ito, ibig sabihin, ito yung dating single sign-on. Na pag nagbukas ka ng mga banko, bank account, ABSHIR, or STC, kinukonek sa single sign-on. Bali, lumalabas itong kung totoong nakapag-registered ka na sa ABSHIR noon, lalabas lahat ng mga requirements. Yung pinakauli, yung syempre kailangan meron kang bank account registration online. Ito na po yung procedure. First step, syempre, press mo yung touch icon, press the left icon and choose language, English or Arabic, and then press the card reading or for new ATM o kaya other services. And then enter mo yung national ID card or yung iyong ICAMA number. And then, merong lalabas na one-time password sa iyong registered mobile SIM card. Input mo 4-digit po iyan and select a finger of your choice for fingerprint scanning, pwedeng left or right, and then which finger you want to use. And then scan mo doon sa fingerprint reader, and then around 2 to 5 minutes po, and then saglit lang naman ang paghihintay mga kasmorks, madali lang. Hintayin mo lang kung magi-green na yung light doon sa gitna na kukuha na ng ATM. Ayan mga kasmorks, meron ka na ang bagong ATM.